107:1 declares, it says, oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy, it endures forever. Come on. Tagumpay ang Diyos sa atin. There are prayers kung saan matagal na natin paulit-ulit na sinasabi sa Panginoon, pero dahil hindi tayo nagsawa, amen, nakabit natin ang tagumpay mula po sa ating Panginoon. Sa gabi nito, sabihin po natin yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Hallelujah! Makakasagutan sa atin pong pamalalangin. Kung napakatagal po ng dalangin ang aking anak po'y manumbalik sa Panginoon, tunay na sinagot niya po dahil sa kung aking po anak ko, malapit na nga po magpakasal, pero sabi nila po ay dito sa church. Dahil po nasa tiyan ko pa lang po yun, 2 months old pa lang po, ay ako po ay nag-fast at sinabi ko po sa Panginoon no, na hindi ko na po naalala, dito ko lang po na-realize. Sabi ko sa Panginoon, dalawa ng bata ito na akin, nasa sinabi ko po na gusto ko po'y maglingkod siya sa iyo at gamitin mo sa church. Siya po ay magpapakasal sa babae din makikipag-isa sa kanya, nasasama din sa bahay sa bahay ng ating Panginoon. At naroon po ang katugunan, bagaman na yung pong magulang ang sabi sa Catholic, pero naroon po na ang Diyos po'y kumilos sa kalagitan at nakita ko po kung kaano siya kabuti sa buhay. Ayun po ang nagagalag ko ng interview. Pero napakabuti po talaga ito. Kaya sa Panginoon po ako purihan, huwag lang po tayo magsawa. Sabi nga po niya, dahil kung tayo ay nagkakasal ang ating yung anak, sabi ng Panginoon, huwag natin kakalimutan, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. I will heal their needs. Maraming po salamat sa Panginoon po, Kapurihan. Hallelujah. Ang unang po talaga masasabi ay sobrang galing. Sobrang galing po ng Rhea. Sobrang galing po ng Panginoon. Talaga po. Talaga po. He has the answer po. Nais kong magpasalamat sa Panginoon dahil ako po ay kapapasa ko pa lang po sa board exam. May inip po. Kapapasalamat ko po sa Panginoon dahil siya po nag-exam para sa akin po. Siya po talaga nag-board exam para sa akin. At kumbaga po, contribution ko po ay 40% sa Panginoon po, 60%. At alam ko, ako po ay nung mga bago po mag-ganto na lang po, gagalap na lang po ito, pati lang naman po. Na bago po talaga mag-board exam, ako po ay hindi naman po totally kinakabahan, pero mga 2 days bago po kami mag-in-house, ako po ay pinangungod. Ako po inagising ng alas 12 ng umaga. Tapos na naginip po ako na naghahanap po ako ng pangalan ko sa pumasa. Eh wala po yung pangalan ko. Kaya ako po yung kinabahan. Sabi ko, oh, wag ka tayo. Ano po kaya ibig sabihin nito? Eh ako po yung papanjing-panjing pa raw. Sabi, ang isip ko na lang po. Sabi, kailangan ko na po talaga mag-aral. Tapos po, di... Yun nga po. Tapos kami po ay... nag-board exam po. Nagulat po kami dahil yung trend po ng board exam namin na alam po namin ay naiba. Kumbaga po, yung bago na po kasi examiner namin sa mechanical po. At hindi po namin na-expect na yun na po ang gagawa na exam. Kaya po nung first day po, ang una po namin exam ay power plant. Ang normal pong trend doon ay 70-30, 70 pong problems, tapos 30 pong elements or terms. Ang nakita po namin sa exam po namin yun, 97 na problems at 3 terms lamang po. Kaya talaga pong agad, akala ko po, nung nga po nag-exam po kami, ako po yung takot-takot para pakiramdam ko po yung patay, nahihirapan po ako. Tapos paglabas ko po, nahihirapan din naman po pala sila. Di, para tumalma na po, magpare-pare sa mga po pala kami yung pakiramdam. Tapos po nung second day, yun po ang pinaka-nakaka-stress na araw dahil may in-house nga po kami na sa in-house po ito, may fina-flash po din ng mga problems na libo po. Na hindi naman po yung leakage, pero yun po yung
possible na pwedeng lumabas. Tapos po, dun nga para sa in-house na yun, sa power plant po may ilang libo rin pong pinalabas na term sa pipe. Ang lumabas sa awan mo po ni Lord, yung pong tatlong term sa pipe na sinasabi po ay nandun naman po sa in-house. Kaya nagamit naman po. Tapos yung second day nga po, ang normal pong trend sa math naman po, yun po ang panghatak. Panghatak po sa aming exam. Dahil ang math nga daw po ay madali. Ay hindi po namin na-expect na panghatak naman po pa talaga yung exam na yun. Panghatak po ba? Dahil yung pong exam namin na math, nagkaroon pa rin po ng power plant na exam. Yung pong in-exam namin ng unang araw, meron pa rin part ng ganun sa exam po ng pangalawang araw. Kaya po nung paglabas po namin sa ulit, ang expression po nung bawat isa, ano yun, part 2, para pong naging part 2 nung unang exam po natin yung first day. Tapos yun nga po, yung sa design po, yun, as yun, ganun pa rin po, full terms pa rin. Ako ay natutuwa po sa Panginoon dahil hindi niya po ako pinabayaan na dahil sinabi rin po ng aming president namin director po sa review center na kung kulang man yung kaalaman mo, isuko mo lang yun kay Lord at si Lord na mag-multiply nito. At kayo niya po ginawa ko na tumating po ako sa point na nasa 50 items na po yung hindi ko alam. Pero tinaga akong basahin, tapos ako po yung nagdasal kay Lord na, Lord, kabayan niyo po ako, pakawin niyo po yung tamang sagot. Tapos dumating po ako sa point na habang nag-shaking po ako, nakatapa ko ng God, we make a way when there seems to be no way. At alam ko po, hindi po ni Lord yung aking kamay po sa aming death trap. At ako po yung pinakita na po ni Lord yung unang po na hindi po nagawa ng una. Kaya po siguro ako naiwan, ano, hindi po ako nakapag-wordy sa mga yan. Agad, yun po yung, hindi po ako kasi, ano yun, dati po na, so, ako pinahiya, pero ito po ang tunay. Dati po, sa grupo ko po yung last 36 po kami, hindi po ako yung, hindi po ako na, yung, ano po, yung, kumbaga ay nagkuhusa, magdasal, yung po aking, kahinaan po, hindi po ako confident na halimbawa po, magdata-exam po kami, magdata-sal po muna po, tapos ako po pumilit. Pero pinakita po ng Panginoon na, Kim, yun ang kulang sa'yo, magdasal ka. At ako po yung natutuwa sa mga kasama ko po ngayon dahil sila po yung tiwala-tiwala po sa dasal ko. At bago po kami mag-exam, lagi po, okay, dasal muna tayo. Ako po yung natutuwa sa ganun dahil nagtiwala po sila sa panalangin ko. At simula po ng bago mag-word exam, sa first day ng word exam, sa second day po, ako po nag-lead ng prayer. At napakabuti po ng Panginoon dahil binigyan niya rin po ako ng babae ng mga proctor kumpara po doon sa mga kasama ko na mahigpit daw po yung mga PLC ng bantay po. At nagpapasalamat din po ako sa inyo lahat dahil sa patuloy niyo pong pananalangin sa akin. Alam ko pong kayo po ay walang sarong nananalangin sa akin. At ang tagumpay ko po ay tagumpay niyo rin po. Amen. Sa Tatay Pastor, salamat po, Mama Grace, at Pastora. Inay, thank you. Tinawanan. At salamat po sa inyo, maraming pong salamat. At pasensya na po, hindi po ako nag-talk. Sorry. Pero alam ko po, sa Panginoon, nag-talk po ako. Tugat po ng Lord. Ang panahon ay binibigay ng Diyos ang tagumpay sa kanya. Amen! Amen! Amen. Sabi po sa t-shirt ni Kim, work hard, stay humble. Amen. Siguro po sa atin, pray hard and stay humble. Amen? Palapakan po natin. Yes, God. Ako po'y nasabi na po natin ni Kim, ipagpapasalamat ko lang po sa Panginoon. Kahapon po, nag-celebrate po ulit kami ng anniversary ng ni Pastor Fernand po. Kumbaya po sa nagpapasalamat sa Panginoon dahil po tinugon ng Panginoon yung regalo niya sa aming mag-asawa na yung pagpasa po ni Kim bilang mechanical engineer na po mga kapatid. Yung po talaga yung hiniling namin sa Panginoon na nung una po kasi, birthday ko, hindi pinagkalaw ng Panginoon, pero ikinilip po sa Panginoon na ngayong anniversary, dalawa kami mag-asawa, i-bless niya sa pagpasa ni Kim.
At ako po yung gusto nagpapasalamat sa Panginoon dahil po, yun niya po, tapos na sige, tapos na po dalawa kong anak sa tulong po ng Panginoon. Nakapagpatapos na po ako ng isang accountant at isang engineer. To God be all the glory, mga kapatid. At minsan ko po pong napatunayan sa buhay namin na maglingkod lang ikaw sa Panginoon ng matapan. Ang Diyos ay lagi ko po. Tunay po kapag tayo ay nagtatapat sa Diyos, alam niyo po ang lahat ng aspeto ng ating buhay ay tunay na pagpapalain ng ating Panginoon. Hindi lang po sa spiritual, mga kapatid, no? Sasakupin ito ang ating pong physical, ang ating pong emosyonal, ang ating pong mental, at ang ating pong lahat-lahat pinansyal. Amen. Ang aspeto ng ating buhay, sasakupin na ito ang Panginoon. Sapagkat kapatid siya sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. So hayaan po natin sa ating pong mga nasagot na mga pananalangin every prayer meeting. Dalhin po natin ito, mga kapatid, upang lalo nating maitanghal